Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang drama romance film na Love Contractually. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula kay Katrina Omisier na naaktuhan ang kanyang fiancé at isang empleyado na naglalampungan sa elevator. Bago pa man mahuli sa akto ay nakita na niya sa CCTV na may kalokohang ginagawa ang fiancé. Para mailihim ang usapan ng magkalaguyo ay gumagamit sila ng dilaw na post-it. Simula noon ay ayaw niyang may makikitang anumang bagay na kulay dilaw sa loob ng kanyang kumpanya kaya inutos ng assistant sa lahat na tanggalin ang dilaw na bagay sa mga pwesto nila. Lumipat ang eksena kay Xiaobo na nagtatrabaho bilang delivery rider. Nagsisikap siya ng husto upang makaipon para sa operasyon ng tainga ng kanyang pamangkin. Balik kay Misye, siya ay isang matagumpay na negosyante at CEO ng malaking insurance company. Kilala siya bilang istrikto at perpekto sa lahat ng ginagawa niya. Sa kabila ng tagumpay, napakasakit para sa kanya na makipaghiwalay sa taong pinagkatiwalaan niya at handa niyang pakasalan. Habang nasa opisina, nakatanggap si Misye ng video call mula sa kanyang best friend na si Sophie. Nakatira si Sophie sa Paris kasama ang kanyang bagong boyfriend at dalawang anak sa dating asawa. Kinuwento ni Katrina sa kaibigan na wala na sila ng fiancé niya. Sinabi ni Sophie na makakahanap rin siya ng tunay na magmamahal sa kanya. Nagdesisyon si Katrina na tigilan na ang pakikipagrelasyon ngunit gusto niyang magkaanak dahil ito na lang ang inaasahan niya na magiging forever niya. Upang magkaanak ng walang karelasyon, inutusan ni Miss Ye ang assistant na si Miss Wei na maghanap ng sperm donor. Kailangan nilang gawin ito nang walang nakakaalam kaya nag-anunsyo ang assistant na bakante ang posisyon na male assistant. Dito nila hahanapin ang lalaking tutugma sa pamantayan ni Miss Ye. Nang maglaon, isa-isang nagdatingan ang mga lalaking aplikante para sa isang interview. Sa kasamaang palad ay wala ni isa mang lalaki ang nagustuhan ni Miss Ye. Sa huli ay nagpa siya ang CEO na itigil na ang kanyang paghahanap. Kasabay nito ay dumating si Bo upang i-deliver ang order ng kumpanya. Napansin niya na naghahanap ng assistant ang kumpanya at nagka-interes siya sa laki ng sahod. Ilang sandali pa ay makikita ang isang empleyado na nag-eempake ng gamit at kakatanggal lang niya sa trabaho dahil sa pagmamanipula ng pera ng kumpanya. Galit na galit siya lalong-lalo na nang mahulog ang kanyang dalang kahon. Habang pinupulot ang gamit ay nakita niya ang boss. Nakaramdam siya ng sama ng loob kaya desperadong inatake niya ang boss gamit ang cutter. Eksakto namang nandoon si Bo na iniligtas si Miss Ye mula sa pag-atake ng empleyado. Matapos ang nabigong pagtatangka, napag-alaman ni Miss Ye na desperado ang empleyado dahil ayaw niyang mawala ang kustodiya sa anak ngayong wala na siyang trabaho. Sa kanyang pag-amin ay naawa ang boss at pinatawad siya. Bukod dito ay bibigyan siya ng kompensasyon hanggang sa makahanap siya ng bagong trabaho. Tapos ay napagkamala ni Miss Ye na aplikante si Bo. Umamin siya na hindi siya nag-a-apply ngunit mukhang interesado ang boss sa kanya at sinabihang i-interviewin siya na pinaunlakan niya dahil sa laki ng offer. Matapos sumailalim sa iba't ibang interview, lumalabas na si Bo ay akma sa gusto ni Miss Ye. Sa madaling salita ay natanggap siya bilang assistant at hindi nagtagal ay pinirmahan niya ang kontrata kahit hindi niya pa alam ang trabaho. Ang importante ay kumita siya ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang pamangkin. Bilang kapalit na assistant, ipinaliwanag ni Miss Wei ang lahat ng kanyang mga gagawin at susuotin sa trabaho. Unang araw ni Bo sa trabaho, sinundo niya ang boss sa bahay nito. Bukod sa late ay nabangga niya ang isang poste ng ilaw. Habang nasa daan ay sinermonan siya ng boss sa pagiging late at kapag naulit ito ay hindi siya magdadalawang isip na tanggalin siya. Nagpatuloy ang trabaho niya bilang assistant na hindi naging maganda sa unang araw. Sumunod na araw, na-traffic sila sa napiling daan ni Bo kaya naghanap siya ng shortcut. Gayunpaman, lalong nadismaya ang boss dahil mas malala ang rota na dinaanan nila. Nakatikim muli siya ng sermon sapagkat may importanteng meeting si Miss Ye sa kliyente na head ng isang malaking kumpanya. Pagkatapos ay pinababa ni Bo si Miss Ye sa sasakyan dahil nakahingi siya ng tulong sa kaibigan. Walang nagawa ang boss kung hindi ang sumakay sa vintage na motor upang makarating sila sa opisina sa tamang oras. Halos sabay na dumating si Miss Ye at ang mga kliyente sa harap ng gusali ng opisina. Nang batiin ng CEO ang head, hinangaan nito ang vintage motorcycle na sinakyan niya. Bilib siya kay Miss Ye dahil bilang CEO ng malaking kumpanya ay hindi siya nag-atubili na sumakay sa isang tricycle papuntang opisina. Natuwa ito dahil parehas sila ni Miss Ye na mahilig sa vintage.
Dahil sa paghanga ng kliyente ay pumayag ito na kuhanin ang kumpanya niya bilang insurance provider. Makikita ang kagalakan sa mukha ni Miss Ye na binaling ang tingin kay Bo bago pumasok ng gusali. Pagkalipas ng ilang araw, dinala si Bo sa ospital upang makuha ang kanyang semilya. Inakala niyang physical exam lang iyon. Iniban ni Miss Wei ang usapan at nagsabing tinaasan ang sahod niya. Walang nagawa si Bo kung hindi ang sumunod, ngunit di siya nakapagpalabas ng semilya dahil naputol ang pinanonood niyang Bolt. Kalaunan ay inamin ni Miss Ye at Miss Wei na hindi talaga sila naghahanap ng assistant. Sinabi ni Miss Ye na naghahanap siya ng ideal father sa magiging anak niya. Gayunpaman, anak lang ang kailangan niya at hindi niya kailangan ng asawa. Iginiit ng boss na semilya lang ang kailangan nila para sa artificial insemination. Nadismaya si Bo at sinubukang mag-walk out ngunit inoperan siya ng boss na maging personal assistant niya na mataas ang sahod. Sa huli ay pumayag si Bo na manatili at ibigay ang kanyang semilya kay Miss Ye. Binigyan ni Miss Wei si Bo ng lesson kung paano niya dapat pangalagaan ang kanyang kalusugan, kung ano ang dapat niyang kainin, at kung anong uri ng underwear ang dapat niyang isuot upang makaproduce ng magandang binhi. Tapos ay inabot sa kanya ang isang form para isulat doon ang kanyang personal data at ilagay kung sino-sino ang kanyang mga nakasiping. Isang gabi, ine-enjoy ni Bo ang pagkain ng isaw at pag-inom ng beer na isang paglabag sa kontrata. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napadaan si Miss Ye at nakita ang kanyang ginagawa. Agad siyang nag-sorry sa boss. Gayunpaman, sa halip na magalit ay umorder ito ng beer tapos ay sinamahan siyang uminom at kumain. Natanong siya ng boss kung bakit siya iniwan ng GF. Umamin siya na iniwan siya nito dahil wala daw future ang pagiging delivery rider. Mas pinili ni Bo ang trabaho dahil nararating niya ang iba't ibang sulok ng lugar at nakakausap niya ang iba't ibang klase ng tao. Hindi nagtagal ay dumating si Miss Wei kasama ang mga medical staff kaya napilitan si Bo na sumama sa kanila sa ospital upang maalis ang lahat ng alak at lason sa kanyang katawan. Sumunod na gabi, tinawagan ni Miss Ye si Bo at hiniling na pumunta siya sa bahay. Pagdating sa bahay, nabigla si Bo nang sabihin ng boss na umakyat sa kanyang silid. Sa isipan ni Bo ay gustong makipagbumbumpaw ng boss. Agad na hinubad ni Bo ang kanyang pangitaas. Ngunit mali siya nang iniisip nang ibigay sa kanya ang bumbilya at sabihin ng boss na palitan ang mga pundidong ilaw. Kinabukasan, nakasabay niya ang dating fiancé ni Miss Ye na may dalang bulaklak. Gusto nitong makipagbalikan sa kanya at dahil naririnig ni Bo ang usapan nila, pinapasok niya ang ex sa loob ng bahay. Nagmakaawa ang ex na makipagbalikan. Gayunpaman, wala na siyang pagmamahal sa kanya. Pinilit siya ng ex hanggang sa magkaroon sila ng pagtatalo. Mabuti na lang ay pumasok si Bo at pinalayas ang lalaki. Pagkatapos ay dinala ni Miss Ye si Bo sa nursing home upang makita ang kanyang ama. Ang ama ni Miss Ye ay may Alzheimer's disease. Hiniling ni Miss Ye sa doktor na ibigay ang pinakamabisang gamot upang gumaling ang ama niya at handa siyang magbayad anuman ang halaga. Nang papalabas na si Miss Ye, hinabol siya ng ama. Napagkamala ng ama na siya ang asawa niya at gusto na nitong umuwi ng bahay. Tinanggihan niya ang kahilingan ng ama at pagkatapos ay iniwan ito. Pagdating sa labas, pinuna ni Bo ang maling pagtrato ng boss sa ama niya at sinabing hindi niya ito dapat tratuhin ng ganon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Miss Ye na hindi siya dapat nang hihimasok sa buhay nilang mag-ama. Matapos ang office hours, di niya nakita si Bo sa baba para ihatid siya pauwi ng bahay. Sinubukan niyang tawagan ang assistant ngunit nakapatay ang cellphone nito kaya napilitan siyang sumakay ng taxi pabalik sa bahay. Pagdating sa bahay ay nagulat si Miss Ye nang makita itong magulo. Lumalabas na dinala ni Bo ang kanyang ama sa bahay niya. Muli ay kinumpronte siya ng boss sa pakikialam sa buhay nilang mag-ama. Kinwestiyon ni Bo ang pagiging malupit at kawalang awa niya sa kanyang ama. Sa huli ay nagpa siya si Bo na mag-resign sa trabaho. Makalipas ng ilang araw, nakatanggap si Bo ng mensahe na nagsasabing kailangan niyang magbayad ng penalty dahil hindi niya tinupad ang nakasaad sa kontrata. Galit na hinarap ni Bo si Miss Ye upang sabihin na di niya kayang bayaran ang ganoong multa. Sa halip na magalit ay natawa ang boss sa mga pagbabanta ni Bo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit hindi naging maganda ang relasyon nilang mag-ama. Dati ay maganda ang negosyo ng ama niya ngunit nang babae ito. Bukod dito ay nakatikim ng pagmamalupit ang ina niya sa ama. Isang araw ay di na nakayanin ng ina niya ang ugali ng ama kaya nagpakamatay ito. Imbis na magtino, lalo pang lumala ang bisyo nito.
Di nagtagal ay nagpasya siyang iwan ng ama at manirahan sa Paris. Matapos marinig ang kwento ng boss ay humingi ng paumanhin si Beau sa panghuhusga niya. Natanong siya ni Missie kung bakit naghahangad siya ng malaking pera. Sinabi ni Beau na kailangan niya ng pera para sa operasyon ng pamangkin. Noong gabing iyon ay nakarami sila ng ininom na alak hanggang sa malasing. Nang magising si Missie kinaumagahan ay laking gulat niya nang malamang magdamag silang magkatabi. Pagkalipas ng ilang araw, isinama ni Missie si Beau sa Paris para magbakasyon at para na rin sa plano niyang artificial insemination. Nang magkita si Missie at ang kaibigan niyang si Sophie na Obig Aini, ipinaliwanag ni Sophie ang procedure ng IUI. Nakita niya na mukhang nagkakaigihan na ang dalawa kaya nagpayo siya sa kaibigan na pakasalan na lang si Beau. Tinanggihan ni Missie o Katrina ang payo ni Sophie at iginiit na ang relasyon nila ni Beau ay isang kasunduan lang. Dumating ang araw ng artificial insemination procedure ni Katrina at wala siyang pag-aalinlangan na tinuloy ito. Kinagabihan, nagising si Beau at sinamahan si Katrina sa labas na mukhang malalim ang iniisip. Umamin siya na di niya alam ang sasabihin sa magiging anak kapag nagtanong ito kung bakit wala siyang ama. Nakiusap si Katrina kay Beau na tulungan siya. Nagmungkahi si Beau ng ilang sitwasyon na pwede niyang sabihin kung bakit namatay ang ama niya. Tulad ng aksidente sa daan o kaya ay nahulog sa inodoro matapos malasing. Panghuling mungkahi niya ay ang experience niya sa skydiving. Isang araw habang nagsasanay ng mga bagong paratrooper, isang trainee ang nawala ng malay sa ere kaya sinagip niya ito at binuwis ang kanyang buhay. Tapos ay sinabi niyang inaantok na siya kaya iniwan niya ang boss na nanatiling iniisip ang mga sinabi ni Beau. Isang gabi ay nagpa-party si Sophie. Binati niya si Katrina sa kanyang pagdadalang tao na ikinasiya ng lahat. Isinayaw ni Beau si Katrina at makikita ang kanilang kasiyahan. Nang sabihin ni Beau na aalagaan niya si Katrina, natigilan ito sa narinig tapos ay tahimik na dumistansya. Mula sa malayo ay natanaw ni Katrina at Sophie si Beau na malapit sa mga bata. Pinayuhan siya ng kaibigan na tanggapin si Beau dahil alam niyang nagkakaunawaan ang dalawa. Pagkatapos ng party, pinag-iisip ang mabuti ni Katrina kung ano ang dapat niyang gawin. Tanggapin ang alok ni Beau o kaya ay manatiling dalagang ina. Nang maramdaman niyang bumaba si Beau, maaaring ito ang senyales na tatanggapin niya ang binata sakaling alukin siya muli nito. Gayunpaman, paglabas niya ng sala, nakita niya si Beau na kumakain lang pala ng hotdog kaya nanlumo siya at iniba ang desisyon. Sinabi niya kay Beau na pwede na siyang bumalik ng Hong Kong. Kinaumagahan, makikita ang pagkadismaya ni Beau sa desisyon ni Katrina. Nagaalangan siyang iwan si Katrina. Hindi niya alam kung ano ang tinatakasan ni Katrina na piniling manahimik hanggang sa makaalis siya. Lumipat ang eksena kung saan matagumpay na naoperahan sa tainga ang pamangkin ni Beau. Lubos ang pasasalamat ng hipag niya sa kabaitan niya. Lumipas ang mga araw, patuloy na sumasagi sa kanyang isipan ang mukha ni Katrina. Sa kanyang panonibig kay Katrina at sa kanyang magiging anak, gumawa siya ng isang scrapbook na naglalaman ng kanilang love story at ang lubos na pagmamahal niya sa kanilang mag-ina. Tapos ay pinadala niya ito sa Paris. Balik kay Katrina sa Paris, makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Nang i-deliver ng rider ang package, nai-imagine niya na si Beau ang may dala ng kahon. Nang lumapit ang rider ay natauhan siya at ibang tao pala ang kaharap niya. Nasiyahan siya sa bawat pahina na pinaghirapang gawin ni Beau upang iparating ang kanyang saloobin. Sa huling pahina ay nakalagay ang isang singsing. Sumunod na eksena ay natanggap ni Beau ang imbitasyon ni Sophie sa Paris. Isang umaga, si Sophie at ang kanyang asawa ay natarante nang makakuha ng impormasyon kung saan huling nakita si Katrina na gabi pa nawawala. Sakto naman ang pagdating ni Beau na masamang balita kaagad ang sumalubong. Tinungo ng tatlo ang nakuhang impormasyon kung saan matatagpuan si Katrina. Sa daan, ibinahagi ni Sophie kung ano talaga ang nangyari kay Katrina. Sa kanyang pagbubuntis, namuhay si Katrina na mag-isa at naging maingat sa mga gawain. Ngunit isang araw, habang inaayos niya ang silid ng magiging anak ay nakunan siya. Hindi na isalba ang pinagbubuntis niya kaya simula noon ay nakaranas ito ng labis na depresyon. Nang matanggap ni Katrina ang scrapbook na ginawa niya, humagulgol ito kaya naisip ni Sophie na maaaring siya ang makakatulong sa depresyon ng kaibigan kaya pinapunta niya siya sa Paris. Isang gabi ay bigla na lang nawala si Katrina sa kanyang bahay. Dumating sila sa lugar kung saan huling nakita si Katrina ngunit wala siya doon. Muling tinawagan ni Sophie ang contact at in-update siya nito kung nasaan na ang kaibigan.
Tinungo nila ang kinaroroonan ni Katrina na nasa gilid ng bangin. Nagmamadaling lumapit si Bo kay Katrina at sinubukan siyang pakalmahin. Mukhang wala na sa sarili si Katrina at gustong wakasan ang kanyang buhay. Para pakalmahin siya, ikinwento ni Bo ang istorya ng skydiver na minsan niyang binanggit kay Katrina. Sinabi ni Bo na totoong nangyari ito sa kanyang yumaong kapatid. Nandoon siya noong nangyari ito ngunit wala siyang nagawa. Huling sinabi ni Bo ang salitang kung gusto mong mamatay ay sasamahan kita. Nagyakap sila bago mahulog sa bangin na ikinagulat ng mag-asawa at isang pulis. Sa kabutihang palad ay nakasuot si Bo ng skydiving suit at ito ang nagpalutang sa kanila sa ere. Sa wakas ay napukaw ni Bo ang puso ni Katrina. Dinala sila ng paragliding parachute sa magagandang lugar ng Paris hanggang sa mapadpad sila sa harapan ng simbahan kung saan nasaksihan ng mga tao kung paano mag-French kiss ang dalawang inchik na nagmamahalan. Sa huling eksena ay makikita si Bo at Katrina na masayang inaasikaso ang kanilang kambal na anak na nag-iiyakan.